Dito ako ngayon sa Camotes, Cebu, Camotes. Nakuha ako ng ticket para makauwi na. Inaantay pa namin na hindi pa nagbukas yung ano ng ticket. Nagantay muna kami. 9:30 daw magbukas. Kuha ko ng ticket pabalik ng Maynila. Ito, silpi-silpi lang muna habang wala pa. Ito daw yung biwok. Biwok na ang Camotes. Ayan. Ito po yung ano kanina. Sa tabing dagat sa kasyon super init samot na tag lalo na ako lumitimik ito ang ganda ng Camotes super so yung lugar na maganda ang lugar pinakamalinis na lugar. Ang palengke nila dito, hindi pa tulad ng palengke ng dyan sa Maynila. Walang yun. Dito, hindi mo makita ang palengke nila na basa. Kailangan talaga. Ang tubig nila dito nakasahod sa timba pag napuno tapon. Hindi yung katulad dyan sa palingki dyan sa Maynila ng iba na. Wala. Pabayaan lang pa sa ampuesto. Madudulas pa nung natutunod dito. Wala, di mo makita. Kasat ang palingki nilang basa. Kailangan talaga ang tubig ng sahod. Kaya ang simento nila dito ang dadaanan ng mga customer. Wala, hindi mo makita ang basa. Disiplinado ang mga tao dito. mga tindera, disiplinado pati mga customer. Hindi ka makakita ng upos ng sigarilyo dito. Mayroon man pero hindi gaano. Hindi so. Parang ano din, syudad na rin. Kahit isla to, parang syudad na rin. Ang dami na rin mga bibiliin. Yung mga motor park. Yung mga... Basta maraming supermarket. Sabi nila, lalagyan daw ng dyan. Lalagyan po sila ng dyan. Ito din dito. Ang airport lang nag-aabang gagawin din sa airport pero dito malayo na yun guys ganda lang kami tama dito na lang so good morning guys papakita ko lang sa inyo itong video ng aking partner na ito yung biwok Camotes guys biwok ito yung aming market sa Camotes Island. So, makikita nyo naman po kung gaano kalinis dito, guys. So, nasa tabi po siya ng dagat. Ayan, nasa tabi siya ng dagat, guys. Pag mamalaki ko talaga, ayun o yung papa ko, yung si papa ko yan yung naka-open dyan. Pag mamalaki ko talaga itong aming lugar, guys, na sobrang linis. Sa buong lungsod ng Cebu, sa Cebu, buong lungsod ng Cebu, kasi sakop naman siya ng Cebu, si Camotes Island ang pinaka number one na malinis. Dati ha, nung nasa Camotes pa ako, hindi ko lang alam sa amin, pero sobrang linis po talaga dito sa amin, guys. Bawal po dito magtapo ng upos kung saan-saan. At saka pagkatapos po ng, kasi tuwing araw ng Linggo, guys, ang talagang maraming tao dito sa lungsod ng San Francisco kasi ayun yung araw ng ano parang palingki din nila yung mga nag-ano po dyan yung nagdi-display ng paninda bawal po mag-iwan ng plastic kung saan-saan
So may pagmamalaki ko ang aming lugar na sobrang linis. Sa pagpasok mo pala ng Camotes Island, guys, sa mga kalsada pa lang, malinis yan. May mga tanim na San Francisco. So ayan po, papakita po sa inyo kung ayan, sobrang laki na niya ngayon. So 2009 pa po ako hindi nakauwi ng Camotes Island. Si partner ko lang po ang nag-video niyan. Sa mga beach ko, ang gaganda ng mga beach ng Camotes Island. Ayan, sobrang laki na niya, sobrang lawak. Lahat po yan malinis. Sa palengke day, tuwing linggo wala ka hindi kagaya siya dito sa lugar natin sa Maynila na makikita mong ano, tawag itong nagbasa-basa ang ano nila palengke. Dito sa Camotes Island bawal po yan. May kanya-kanya po silang timba na ano ng mga tubig, itapon po ng kanya po. So ayan po ang mai-share ko sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng aking mga subscribers, sa mga nag-subscribe, mga bagong subscribers, mga viewers, silent viewers, maraming salamat sa inyo. Sa hindi pa nakapag-subscribe nitong aking munting channel, kung mapanood nyo man po ang aking video na hindi pa kayo nakapag-subscribe, please like po and subscribe. So ayan, sobrang linis guys, no? Maraming salamat po sa lahat ng aking mga supporters, sa mga nagsusuport sa akin. Walang sawang kasasalamat sa lagi yung pagsusuport sa aking channel. So ayan, ang ganda po talaga guys. Hindi pa yan eco talaga lahat. Sa market pa lang yan. Ayan, sobrang laki ng market o. Oh. Yan, hanggang doon yan. Sobrang lawak. Dagat, nasa tabing dagat siya guys, brisko ang hangin na malalanghiyak mo talaga, brisko. So ayan, mayroon na po pala sa Camotes Island, mayroon ng ano, airport, at ang alam ko magtatayo din dyan ng Jollibee. So sobrang ganda na po ng Camotes. So ayan siya. Pasensya lang kayo guys sa camera ni Joe. Magulo ang pagkamera ng asawa ko medyo ano siya. Kurog ang kamot. Kung alam niyo po ba sa ano-ano yung kurog yung kamot. Ayan, tingnan yung mga pamasada na jeep guys, ang gaganda. Ang ganda ng ano, lalo na yung ano namin guys, yung music. So, may pagmamalaki ko talaga ang Camotes Island. Dami na pong mga ano dyan ngayon guys sa Camotes, mga foreigner, kahit noon to man mga dumadayong foreigner. So ayan lang po guys, ayan bali ano ngayon pong tawagin, taob siya yan, taob yan, taob siya, ano ba tawag nun, high tide. So ayun lang po guys ang i-share ko sa inyo. Wala akong masyadong maano, basta napakaganda. Yan lang yung naipakita ni partner. Sana soon makapag-vacation na rin ako ng Camotes Island. Well, ang tagal ko nang hindi nakauwi ng Camotes since 2009 pa po. Si partner ko lang ang nagbakasyon. Kaya ayan, pinabidyo ko sa kanya para makita ko rin. Bago pa man ako umalis guys, maganda na siya pero ngayon mas lalo siyang gumanda guys. So yun lang, bye bye po.